give me another chance. Gusto ko lang patunayan sa'yo na totoo yung sinasabi ko. Nasaktan mo ako. At kung mahal mo rin ako, di ba hindi mo ako sasaktan? I can help you fix your mind, but I can't help you fix your heart. Hanggat hindi pa napapatunayan yung sinasabi ni Dax, huwag mo naman sana i-judge yung daddy mo. Bakit mo nga ba siya pinagtatanggol? Harry, gusto ko lang sana maintindihan mo na kahit gano'n pa kasama yung daddy mo, he's still your father. Sino nag-doorbell sa labas? Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Walang pwedeng makakita sa'yo. So, pinagdududahan mo na tinatago ko si Dr. Benitez dito sa bahay ko. But, Doc, you're close with him, right? Pero, hindi ako ganun kaibigan na kukonsintihin ng mali. Sa kung gustuhan kong matulungan si Doc Ananin, napag-isipan ko kayo ng masama. Again, I'm sorry. Ano palang susunod natin plano? Gusto kong makita si Lineth. May balita ka ba sa kanya? I'm sorry. Wala kang kasalanan. Kung malalaman lang niya na ikaw nag-opera sa kanya, magiging sobrang proud siya sa'yo. Isang karangalan na maoperahan mo ang nanay mo. Kasi yun yung hindi ko nagawa kay Papa. Kaya huwag na huwag mo sisihin ang sarili mo. Dahil sa ginawa mo pala, bawing-bawi ka na sa nanay mo. Ay, hello, miss. Miss, pwede po bang magtanong? Saan po ba dito yung billing office? Magbabayad lang po ako para sa schedule na gagawing procedure sa kapatid ko. Dito, kumiliwa ka lang dyan. Tapos makikita mo yung billing na sign. Ganun po ba? Thank you, miss. Doktora. Hala, doktora po kayo. Doktora Tanyag. Naku, baka matulungan niyo po ako sa isa ko pang itatanong. May gagawin po kasing colonoscopy sa kapatid ko. Eh, nung ini-explain po sa kanila, wala ako. Kaya baka pwede niyo naman po sa akin explain. Ano po ba yung gagawin sa colonoscopy? Stop. Stop right there. Nagmamadali ako, may hinahanap ako, okay? Tsaka pwede ba, I'm off duty. And it's not my responsibility na mag-entertain ng mga pasyente hindi ko naman hawak. Hindi ko nakasalanan kung wala ka doon na nag-explain yung doktor. Bakit hindi mo itanong dun sa resident doctor on duty? Taray mo naman po, Dok. Nagtatanong lang naman ako. Alam mo kung lahat ng doktor, katulad ng ugali mo, walang tatagal na pasyente. Lahat mamamatay dahil sa katarayan mo. Hindi ka mukhang nakakagamot. Mukha kang nakaka-high blood. Aba, sumasagot ka pa. Alam mo, hindi lang yung mukha mo yung tsaka, pati yung bibig mo. Yun na yun. Well, okay lang naman kahit tsaka yung mukha ko. At least hindi tsaka yung ugali ko. Bakit? Madadaan mo ba sa ganda yung mga pasyente mo kung wala kang utak at wala kang puso? Isa pang beses, ha? Isa pang beses na insultuhin mo kung mapipilitan akong tumawag ng guard at palabasin ka dito. Go! Hindi ako natatakot sa'yo. Kala mo kung sino ka. Taray-taray mo. Zoey, ano na naman yan? Ano na naman yan? At sino na naman yung inaaway mo, Zoey, ha? Kaya makailam dito. Bakit kami hindi makikialam? Eh di bago ka na naman binibiktima. Hala! Aling Susan! Nose-line mo ako? Oo naman po, siyempre naman! Finally, na-meet ko na din po kayo. Naku, isa po ako sa 1,005 na followers ninyo. At isa po akong proud Susan natin! Well, buti na lang po nandito kayo. Bakit? Ito kasing babae na to, tinatarayan ako. Nagtatalong lang naman po ako about colonoscopy. Kaso ang ginawa niya, tinalakan niya ako. Ay, naku. Huwag ka na magtaka. Eh, manang-mana yan sa nanay niya eh. Nanay niya kasi si Moiriatic Acid. Ala! Anak ka ni Moiriatic Acid? Naku, kaya naman pala walang duda, aling Susan. Nakakapaglagablab ang ugali mo at nakakasunog. Boom! Boy kayo! Spare my mom from this nonsense narrative! Ako, Zoey, tigit-tigilan mo kung yung mga spares mo yun. Baka sparingin ko yung mukha mo, ha? At saka, bakit di mo nga pala kinakamusta si Annalyn, no? Siguro masaya ka sa nangyari kay Lynette. FYI, successful ang operation. Bakit? Kasi yung inaanak ko yung gumawa sa kanya, eh. Magaling talaga yun, yung inaanak ko. Hindi kagaya nito, puro salita lang, wala naman niyang gawa. Please, okay. Diyan na nga kayo. Thank you.
pasensyahan mo na lang. Dalagang masama ugali nun eh. Keri bum-bum lang po yun aling Susan. Saka wala na po sa akin yun. Saka hindi ko naman po binibigyan ng masyadong oras yung mga taong hindi naman po nagmamatter sa buhay ko. Keris-keris na po ang negativity ko simula nung nakita kita aling Susan! Ang inyo, from Beast Mode, ship to fun, girly mode ako agad, aling Susan! Diba, sika? Siyempre po, panapang po. Baka gusto magpa-picture. Ayaw po naman po. Pwede po ba? Sikat yan eh. Nakutuwa po, tsaka yung kapatid ko. Sikat yan eh. Wako po. Halika dito, dali. Ito naman, ayusin mo naman. Ayan po, ayan. Alright. Woo! No, thank you. Ano nga pala ang pangalan mo? Ah, Chito po, but dahil gabi na, you can call me Chichi. Eh, teka, teka. Gabi na, Chichi. Opo. Sa umaga, ano? Toto. Toto. Secret lang, ha? Oh, Zoey. Buti nandito ka. Nahanap mo ba yung cellphone mo? Paano mo nalaman? Eh, kasi nasa amin. Oh my gosh. Buti na lang kayo nakakita. Actually, hindi kami ang nakakuha niyan. Si Ma'am Justine, inabot lang sa amin. Wait. Yung pakialamin ng epal kong pinsan na si Justine? May iba ka pa bang kilalang Justine na nasa Apex? Tama naman. Sige, mauna na kami. Mom, I really can't take it anymore. Ngayon na nakuha na ni Dax yung gusto niya, ako na may hakon sa leeg. Eh, di gawin mo yung gusto niya. He wants to go out with me. Well, then go out with him. Hindi naman ibig sabihin na magpapakatotoo ka. Ang mahalaga lang, huwag kang magpapatali sa leeg. In fact, it should be the other way around. Dapat ikaw nagpapaikot sa kanya. Alam mo, nasasabi mo lang yan kasi hindi naman ikaw yung makikipag-deal sa obnoxious na Dax na yun eh. I mean, I have a life. Na hindi ko pa nga nadadalaw si Tita Lynette eh. Baka mamaya magtaka na si Daddy tsaka si Annaline. O nga, nabalitaan ko yung nasa Apex daw si Lynette. Ano ba nangyari sa kanya? Naoperahan siya. She had a craniotomy. Kita mo nga naman, karma is waving at them samantalang ako inuulan ng blessings. Sana natuluyan na yung Lynette na yan para todo na rin ang mga blessings sa akin. Well, I'm sorry to disappoint you, pero the operation was successful. Nalipat na siya sa ICU kagabi to monitor her progress. That doesn't mean there isn't anything we can do about it. Mom! Bakit? Hindi mo ba kayang gawin ang isang bagay para tuluyan na mawala yung Lynette na yon? Isang injection lang ng potassium chloride. Wala na yung babaeng yun. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako kriminal? I am a doctor. Baka nakakalimutan mo. Matagal lang naman siya ng dugo ang mga kamay mo ng Lolo Pepe mo. Kaya ako sa'yo, lubos-lubusin mo na. Ano man yung nangyari kay Lolo, pinagsisisihan ko na yun. And I promised myself na hindi na mangyayari yun. You're such a weakling. Mabuti ng weak. Kasi naman forever akong nabubuhay sa takot. Mommy, yun ang weak. Yun ang nakakapaghina. Yun ang nakakatakot. Thank you.
balitaan ko yung nangyari kay Tita Lineth. Sorry kung ngayon lang ako nakadalaw, ah. Masyado kasi madami nangyari. Tungkol ba ito kay Dax siya ka dun sa posibleng paglayo ng mami mo? Ano rin, pati ba naman ikaw? Sa tingin mo, ako may kinalaman sa pagbabago ng isip niya? Zoey, gusto ko lang malaman yung totoo. Ano rin, wala. Please, sana naman maniwala ka sa akin. Kahit ikaw lang. Sana nga nagsasabi ko ng totoo, Zoey. Ito na po ako. Ay, gumising ka na, ha? Diba, kakain pa tayo dun sa favorite restaurant natin? Ha? Nasa fiscal na ang bagong statement, ang mga testimony and ebidensya na pinresenta ni Mr. Dacanay. Ngayon, patuloy ang proceedings and investigations hanggang mapatunayan na wala ka talagang kasalanan. You mean, hindi pa rin ako makakalaya kahit hindi naman ako ang main suspect? Na kay Carlos na kaya ngayon na spotlight? Right now, we have to finish all the investigations para ma-acquit ka. But, you do have two options kung gusto mong mapabilis ang paglaya mo dito. Eh, ano yun? First, pwede tayong mag-request ng affidavit of desistance para ma-withdraw na ang kaso laban sa iyo. But it has to be done by the complainant. And since mahihirapan tayo diyan dahil hindi naniniwala si Ms. Tanyag sa lahat ng sinabi ni Dax, wala tayong choice kundi mag-second option. Ano ho 'yun? Motion to post bail. Teka, ginawa na natin 'yun eh. Yes, nung una, na-deny. Kaya nag-apply tayo ulit ng motion for reconsideration. Pero matagal na yan na-submit sa fiscal. With the new development, I'm pretty sure na mabilis nang ma-approve yung motion for bail natin. Attorney, gawin niyo ho ang lahat. Kailangan ko na makaalis ang piyerno to. I can't wait to get my old life back. Yayanigin ko sila sa pagbalik ko. Oo na, oo na. Zoey! Ba't parang nagmamadali ka? May pupuntahan ka. It's none of your business. Date ba yan? Diba sabi mo may tinedate ka? Si Dax? Excuse me. I'm not that cheap para pumatol sa isang taong katulad ni Dax. Alam mo, para matigil ka, I am dating Dr. Ken Prado. Okay? Oh, talaga? So, siya yung kikitain mo mamaya? Pwede ba? Mind your own freaking business. Kumain, dinig na talaga. Sige, kawawal mo yung kanina pa yun. Ah, si Ate, gusto niya. Itibilan mo na natin si Ate. Kawawal naman yun, kanina pa yun nandun. Saan ba tayo dito kalaalan? Doken. Yes, Ma'am Justine. May pupuntahan ka? Wala naman. Bakit? Gusto mong mag-dinner? Hindi. Pero, di ba may dinner kayo ni Zoey? Dinner? Wala naman kami nakaschedule na dinner ngayon. Bakit? Well, ma'am, before, nag-dinner sila ni Zoey. Oo, oh, tapos hindi na nasundan. Di ba, na Doken? Hindi na ulit. Tsaka feeling ko hindi na rin mauulit yun eh. And I think Zoey is seeing someone else. Too bad, hindi ako yan, Ma'am Justine. So, hindi ikaw yung kikitain ni Zoey mamaya? Hindi. Kaya kung gusto mo mag-dinner tayo, I'm free.
No, thank you. Sige na, may pupuntahan pa yata kayo. Oo nga po eh. Opo. Halika na, Delulu. Halika na, masyado kang ano dyan. Halika na. Ano talaga yung mga babae? Ang gugulo? Okay kanina, tapos biglang di pala gusto. We heard what happened, Annalyn. Kaya napadalaw na rin kami ni Dr. Javier. Salamat po. Alam mo namang hindi kayo iba ni Lynette sa amin. Your family. Dok, kamusta rin pala si Ma'am Lynette? Nasa ICU pa rin si Nanay. Hindi pa rin siya nagigising. Pero pinagdarasal ko nga na sana sa mga susunod na araw, mas maging okay na yung kondisyon ni Nanay. Just trust the process, Dr. Santos. Magigising at magigising din si Lynette. We will pray for her fast recovery. Salamat po. Pwede ko ba siyang puntahan? Ah, wala naman po. Doon na po yung room niya. Ikaw, Dr. Lina. Susunod po ako, Doc. Excuse me. Buti na lang nandito ka. Ngayon sana akong pabor sa iyo eh. Ano yun? Pwede mo bang kunin yung baril nila sa bahay namin? Tapos sasamahan ka nila Ninang. Itapon mo or itabi mo. Basta ayoko lang na nandun yung baril na yun sa bahay. At saka ayoko na pagising ni Nanay, makikita niya pa yung baril na yun. Alam mo, Doc, nagtataka nga rin ako eh. Kung bakit nagawang magtago ng baril ni Ma'am Lynette. Kasi that's out of her character eh. Pero alam ko na ginawa niya yun para protektahan ka. Pero kahit na, Doc eh. Baril pa rin yun. Sige, akong bahala. Waiter. Pahingi muna ng tubig, oh. Thank you. Ito na yung restaurant. Tuloy na yung pagkikita niyo. It's time to find out kung sino yung mystery guy mo, Zoey. Tagal mo. Tumakas nga lang ako para dito eh. Tagalan ako sa Apex eh. Tsaka ma-traffic. Ah, ganun ba? Oh! Ang ginagawa mo! Bakit? Hindi ko ba pwedeng i-kiss yung girlfriend ko? Girlfriend? Zoey, baka nakakalimutan mo. Malinaw ang usapan natin na kapag sinunod ko ang plano niyo ng mami mo, automatic, jowa kita. Relax pa, di ba?
Muna natin pag-usapan yan. Teka. Huwag mo sabihin nagbabackout ka na. Zoey, malinaw ang usapan natin. Ako, ayoko nang niloloko ako. Siya nga pala. Flowers for you. Sweet ko, no? Ano? Ayaw mo? Dax. Pwede bang... huwag muna natin madaliin yung sa atin? If you want this relationship to last, pwede bang... kilalanin muna natin yung isa't isa. Gusto mo ba yung mabilis na magiging tayo, pero mabilis din tayong magbe-break? Gusto mo ganun? Ayoko. Ayoko. Zoey. Zoey, gustong gusto kita. Gusto ko magtagal tayo. Dax, please. Sige, Zoey. Kung anong gusto mo. Thank you. So, si Dax pala yung ka-dinner mo? Siya yung manliligaw mo? Lineth, kumusta ka na? Lineth, gumising ka na. Nandito na ako, mahal ko. Lineth, please. Please, gumising ka na. Tanggapin mo na ako ulit. Sasama ka na sa akin. Lineth. Tawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ate, pabalik na ako ng ICU. Ako na muna magbabantay kay Lynette habang magpapahinga si Annalyn. Sige, ate. Hintayin kita rito, okay? Minsan gusto kong maniwala na baka nga si Carlos ang dahilan, but another side tells me no. Malamang si Moira o kaya si Zoey ang may kinalaman sa pagbabago ng statement ni Dax. Pakinggan muna ako so you can stop with your pathetic delusional accusations. Hilig mong umipal eh. I'm sorry, Annalyn, pero hindi talaga ako naniniwala kay Zoey. Mali ba natin kung pinagplanuhan nila ni Dax yun? Parang iba yung kutob ko sa kanila. Sa lahat ng ayoko, ginagawa akong tanga. Dax, ano ba? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong paglulukohin. Dahil hindi mo magugustuhan yung gagawin. This is it, ate. Finally, bumaba na ang desisyon ng korte. Anong desisyon ng korte?